Nel, ano-ano yung nilalaman ng bilateral agreements na inaasahang lalagdaan ang Pilipinas sa Japan? Yasaga, 7 kasunduan ang inaasahang malalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Kabilang dito ang ukol sa humanitarian assistance o human disaster relief cooperation, loan agreements sa ilang infrastructure projects, kooperasyon sa larangan ng information and communications technology at agrikultura. Bago ang magaganap na lagdaan ng bilateral agreements, magkakaroon ng imperial audience si Pangulong Marcos Jr. at ang First Lady kay Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. Samantala, kagabi ay dumalo ang Pangulo kasama ang ilang miyembro ng gabinete, mga Pilipino negosyante, sa dinner meeting kasama ang mga executives ng Mitsui Company at Metro Pacific Investments Corporation. Tinalaki rito ang pagpapalakas ng kooperasyon ng Pilipinas at mga kumpanya sa Japan. Umaasa ang Pangulo na muli itong mapapasigla. The partnerships, I think, that we have developed with our friends here in Japan, with Mitsui in particular, has been, are now, we will have to revitalize them. They have been dormant to a degree during the lockdowns of the pandemic. Hanggang ngayong umaga, ilang mga roundtable meetings pa ang naganap sa semiconductors, electronics and wiring harnesses companies at tourism stakeholders. At mamaya magbibigay pa tayo ng ilang mga detalye kaugnay sa mga naganap pang mga business meetings ni Pangulong Marcos Jr. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo agad. Maraming salamat, Nel Mariboho.